So, ayun po mga mamshi, ito po ay nakakatulong din na mawala yung pawis ng kilikili natin. So, ilalagay nyo to every na after nyo maligo. Kapag nasa bahay lang kayo, ito yung i-apply nyo. Kung lalabas po kayo ng bahay. Welcome back po sa aking YouTube channel. I'm Lisa Delgado. So, ngayon ay may panibagong video ulit po tayo. And, ayun. Bago po tayo magsisimula mga mamshi. Ayun, kakatapos ko lang din maligo. And, meron po akong isi-share na tips. Yes, tama po kayo. Tips. Tipid tips po tayo. Tungkol po ito sa ating underarm or body odor or yung pawising kilikili. So, pag-uusapan po natin kung saan nga ba nanggagaling yung body odor. So, nanggagaling po yung body odor ay dun sa pag pinagpapawisan tayo and pag gumamit tayo ng mas matapang na sabon at yung pagsuot ng damit na mainit at yung hindi naliligo araw-araw. So, doon tayo nagkakaroon ng body odor. So, dapat nating iwasan yung body odor. Ano nga ba dapat nating gawin? So, unang-una, gumamit tayo ng sabon na mild. And gumamit tayo ng deodorant na mild. And gumamit tayo ng damit na cotton or yung malambot na hindi mainit, na hindi pinagpapawisan yung ating underarm. Maligo araw-araw. Kung pwede lang, 3 times a day yung gawin or 2 times a day. Siyempre, sa umaga at sa gabi. So, hindi naman natin yan. Katulad ko, ay ginagawa ko yan umaga at gabi. Bago matulog, ay naliligo talaga ako or nagpupunas. So, ayun, mga mamshi. Ayung tips pala na gagawin ko ay pang tipid tips po ito. Para lang po ito sa mga hindi afford bumili ng deodorant. So, ito po, kahit gawin natin to sa bahay, makakatipid po tayo. Kung meron man kayo nito sa loob ng inyong bahay, so, gawin nyo na ito ngayon. Kasi super, super effective siya. At nakakatulong din siya na paputiin yung ating kilikili. Napakita ko na rin po ito sa inyo dati pa na nilalagay ko sa aking kilikili. Na-apply ko siya after maligo. So, ayun po mga mamshi, ito po ay nakakatulong din na mawala yung pawis ng kilikili natin. So, ilalagay nyo to every na after nyo maligo. Kapag nasa bahay lang kayo, ito yung i-apply nyo. Kung gagawin natin ngayon, yung i-apply ko ngayon, ay hindi naman, winawala niya yung pawis ng iyong underarm. So, ilagay ko na lang yung clip ng video ko na kinuhanan ko. Dalawang product po yon. And pareho silang powder at pareho po silang hinahalo sa pagkain. So, ngayon, paano nga ba natin maiwasan ang pangingitim ng ating kilikili? Bagay na iwasan natin para hindi umitim yung ating kilikili. So, una ay huwag po kayong magbunot o mag-ahit araw-araw, lalo-lalo na pag meron kayong menstruation sa mga kababaihan dyan. Yan, huwag nyo pong gawin yon araw-araw. Kung ugali nyo na yun na araw-araw kayo nagbubunot, nasa inyo na po yun kung gusto nyo tigilan yung pangingitim ng inyong kilikili. So, pwede kayong mag-ahit na once a week lang. Ayan. Huwag yung araw-araw. Simula nung naubusan ako ng hair wax, nag-ahit na ako. Pero, once a week ko lang siya ginagawa. Kasi ayaw ko umitim lalo yung mukhang sunog na yung aking kilikili sa kakabunot o kakakahit. So, ngayon guys, ito po ang i-apply ko ngayon kasi kakatapos ko lang maligo. Ayan, ugaliin natin na maglagay nito sa ating kilikili kapag after nating maligo. Para ito po kasi ay nakakatulong din to na palambutin yung ating balat sa kilikili and nakakatulong to na makakaputi ng kilikili nyo. Ito po yung ginagamit ko ay ang BB oil. Yan, napakita ko na po ito sa inyo before. Hindi ko alam kung napanood nyo. Ilalagay lang po natin sa cotton. Yan.
And syempre, i-apply natin sa ating kilikili. Ayan. Ano lang natin siya sa pababa. Lalong-lalo na po mga mamshi, yung gumagamit ng mga deodorant dyan araw-araw, lalo na pag nasa bahay lang kayo, gawin nyo ito after nyo maligo kasi makikita nyo po yung pagkatapos nyo mag-ano ng, ano, ng oh, baby oil sa inyong kilikili, makikita nyo sa cotton na, sa cotton na merong brown, alam nyo yon. Pag nag-ano kayo ng ano, deodorant, diba? Minsan, pag gumamit kayo ng deodorant, pag nagsuot kayo ng puting damit, diba na, andoon siya, parang mancha na kulay dilaw. So, ayan. Siyempre, sa kabilang side. Guys, ugaliin nyo po ito araw-araw gawin. Kung lagi kayong gumagamit ng deodorant sa bahay. Kasi ako, bihira pa lang din ito gamitin kasi hindi naman ako nag-deodorant dito sa loob ng bahay. Yung ginagamit ko lang po yung ginawa ko. Kasi sayang naman kung araw-araw kayo nag-deodorant tapos nasa bahay lang kayo, di ba? Maggastos yun. So, itong tipid tips na to ay gawin nyo to sa loob ng inyong bahay. Kung nasa, gawin nyo po ito sa inyong bahay. Kung meron kayong sangkap ng ganito, gawin nyo po yun. So, ayun. Hindi nyo makikita, no? Nagkukulay brown na siya. Ayun. So, ayan. Kasi yung BB oil ay inaalis niya talaga yung dumi ng ating kilikili. Kahit nga sa singit nyo guys, pwede itong ano. Diba pag sa mga baby, kapag mayroon kayong nakikita parang dumi, inaano lang ng cotton, nawawala siya, diba? Kasi yung BB oil, nagpapalambot yun ng balat. Kaya mabilis patanggal yung dumi. So, ayun, next. So, yung next pong gagawin natin, ito po yung ginawa ko. Konti na lang siya mga mamshi. Ayan. Ang laman po nito ay yung baking soda at cornstarch. So guys, maganda ito gamitin lalo na pag nasa bahay lang kayo. Ayan, ito yung gamitin nyo. Ito yung gawin nyo pampahit sa inyong kilikili. Siguradong hindi pagpapawisan yung kilikili nyo. So ayun. Ito, maglagay ako niyan. Mas maganda to mga mamshi kaysa sa tawas. Kasi yung tawas masyadong magaspang. Ito, hindi siya magaspang. Kasi diba, pag nagpahit tayo sa tawas, pag ganyan, magaspang siya. Ito, hindi masyado. Ayan, pahit lang natin. At isisingit ko na lang yung video kung ano. Pinaghalo ko lang naman itong mga mamshi, yung cornstarch at saka baking soda. Ayan. Massage lang natin. Yung mga mamshi, no, gawin nyo po ito everyday after nyo maligo. I-apply nyo siya sa inyong kilikili. Yung BB oil and yung baking soda and cornstarch na pinaghalo ko ay talagang super super effective po. Pag nagawa nyo po yon, comment down below kung nagawa nyo po siya. O mag comment lang kayo sa baba kung ano po ang naging resulta ng paglagay nyo ng cornstarch at baking soda at ng BB oil sa inyong kilikili. So, ayun po mga mamshi, dapat nating tandaan, huwag lagi po tayong mag-ahit para lalong hindi itim, para hindi umitim yung ating kilikili. At huwag tayong gumamit ng matatapang na sabon, matatapang na deodorant na mag-cause na magkaroon tayo ng body odor. So, dapat mild lang po yung gagamitin natin sa ating kilikili. So, ayun po mga mamshi. Kung nagustuhan nyo po yung aking video ngayon, don't forget to like, share, and subscribe my channel mga mamshi. Thank you for watching. See you on the next video. Bye!